Nang iwan ng asawa, nabaling ang atensyon ni Banjo kay Princess na hindi naman tanggap ng kanyang pamilya. Kaya pa bang magtiis ni Princess para tanggapin siya ng mga anak ni Banjo? Mabubuo pa kaya ang nawasak niyang pamilya? Tutok na sa pagpapatuloy ng kwento ng Tadhana. Ay! Tito! Tito! Ayan na nga po yun! Aanhin mo bagayring mga bote ko ng lambanog, ha? Kung kayo ay babarek, ay magyayakag naman kayo. Ito na rin po pala yung pinapagawa niya. Oh, ayan! Oo, talaga! Ano kang nangyayari din eh? Alam ko naman kasing mahina ang kita ng lumihan at medyo nalulugi na ang negosyo mo. Kaya naman nakaisip ako ng paraan kung paano dumami ang tao dito. Yan ay kung papayag ka. Ay, ano ba ang plano mo? Ang ganda! Ang ganda! Wow! Wow! Ang ganda ng gayak! Ang ganda, ate! Parang naiibang lumihan. Ay, bakit nagkagani, Ray? Ang ganda! Nakakatuwa! Yan na baga nga ang sinasabi sa mga iyan. Sinabi ng pagandahin ang lumihang are. Diyos ko pa! Si Princess lang palang inaantay! Ay, maraming salamat. Nagustuhan niyo ba? Abay, oo naman! Ay, ang ganda! Tia! Sandali lang! Josa, Trev, hindi pa yan ang final touch. Ito pa! Meron pa akong surprise sa inyo! Oh! Ina! Pwede kumanta? Ayaw ko tayo! Iyak ko. Ay, sandali. At aasikasuhin natin. Pasok kayo, pasok. Ano ba isko? Bakit di na ay, siya! Ang ganda din eh. Tanong ng aking puso. Maganda! Yeah! Okay ba? Ay, kagaling naman! Siya, ay, magpalamig ka na muna. Asas! Maraming salamat naman dyan. Huwag mo na ako problemahin. O, sino susunod? Sino susunod? Madali lang, pipili lang. Itong mga magagandang babaeng ito. Pwede din naman kayong sumunod. Magagandang dilag. Sige na! Ay, Josa, dito mo yan ilagay! Nakaready na! Ah! Ah! Ano yun? Ano yun? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano? Aray! Ano bang nangyari din eh? Aray, ag-init! Ano sa'yo? Ano ka nangyari? Aray! Ano nangyari? Ano nangyari? Huwag ka nangyibit! Inaano ba kita? Gusto ko lang naman tulungan ang lumihan niyo! Inaano ba kita? Eh, ba't ka ako sinisisi mo? Ikaw dyan yung pahara-hara! Amber! Pumarinig ka nga! Eh, alam ko ang ginawa mo. Ba't ka nagkakaganyan? Ano yun naman nung ayaw ko sa babaeng yan? Katagal-tagal na din eh, di pa naalis. At ayaw niyo pa umamin eh. Kayo itong nagbabahibayan din eh. Okay, sige mo! Saktan niyo na rin ako! Dahil sa haliparot na yan, nagkakaganiri tayo? Nagkakaganiri tayo? Dahil sa pag-uugali mo? Hindi ko nalaan kung anong gagawin ko sa'yo. Pare-pareho naman tayo nagdurusa. Eh bakit binubuntun mo yung galit mo kay Princess? Hindi mo ba alam na siya ang tumulong sa akin sa Amerika para makita mama mo? Eh, naiiwi niyo ba kasi mama? Hindi naman, di ba? At yan? Yan pang isasama niyo pagparito? Alam mo bang nawala siya ng trabaho? Dahil sa akin, ito na ang buhay natin. Wala na kayo, mama! Sis, ako po. Salamat. Alam mo, sa Amerika, ang tanging motivation lang ng papan mo
ay ikaw. Saka si Trev. Para hanapin ang mama niyo. Kahit hirap na hirap siya, mahal na mahal kayo ng papa niyo. Sorry po, tita. Nainis ko lang po talagang mama. Tsaka hindi ko po talaga matanggap yung ginawa niya sa amin. Niniwala ako, malalakpasan niyo to bilang isang pamilya. Basta, magkapit-kapit lang kayo sa isa't isa. Huwag lang kayong bibitaw. Kasi naniniwala ako sa pagmamahalan ninyo. Sa bawat isa. Sorry po, Tanga. Ay, Ate Princess, ingat po ah. Ako na po kaya. Ngayon mo ay, pa sinabing ikaw, dito na ako sa taas. Sana ginawa mo kanina. Ingat po kayo ah, baka masira po ang papagayo ah. Ako pa talaga pinag-iingat po ito sa nagbuwala mo. O, ito na. Ah, alam ganang nangyayari din eh. Ate Princess! Pwede bang paghihintay ang puso ko? Ito gayon mag-iingat, Princess. Ay, sorry. Ah, salamat. Ay, sorry. Charles, I've made some arrangements to visit my children in Philippines. What? We've talked about this, Daisy. You will forget about your family, and we will start a family of our own. But I thought I can leave my children. But I can't. I miss them so much. If you leave, you lose everything. If you don't let me see my children, I will leave you. Ang saya-saya naman pala dito sa Labayok Festival! Ay siyang tunay. Ay, ang araw na ito ay pasasalamat namin sa biyayang nakukuha ko sa Lambanaog, sa Palayok, at sa dagat ng Bayan na San Juan. Galing na ka! Husay! Kaganda ni Ren. Picture naman kayo din yan? Magpipicturean ba kayo na hindi ako kasali? Saka lang. Down, down. Okay na sana. Pero biglang dumating si Daisy para bawiin kay Banjo ang mga anak na dati niyang inabandon na. Nako? Banjo, tayong dalawa lang ang naghiwalay. Pero ako pa rin ang ina ng mga anak ko. Lay, matapos mo kaming iwan eh, bigla ka nasusulpot. Mga anak, patawarin ninyo ako kung nakipaghiwalay ako sa papa ninyo. Pero ang pagmamahal ko sa inyo hindi nagbabago. Nandito na ako. Bawi ako sa inyo. Siguro, bigyan mo lang yung konting panahon ng mga bata. Kasi, hindi sila sa mga lalaki. Hindi ka nahihiya na tumatabi ka sa mga anak ko.
Hindi ka mukhang madrasta. Mukha kang katulog. Hey, Daisy, Daisy. Wala ang karapatang basusin si Princess ng ganyan. Pamamahay ko ito. Pwede ba? Huwag kayong mag-away sa harap ng inyong mga anak. Wala na akong magagawa. Okay? Magsasama na kayo ng pangit na yan. Pero ako, ako ang nanay ng mga anak natin. At karapatan ko makasama sila. Nandito ako at babawi ako. Hindi ako babalik ng Amerika hanggat hindi ninyo ako napapatawa. Sa susunod na araw, mag-a-outing tayo, ha? Doon tayo sa resort na kinasustayan ko. Alala mo dati, hindi tayo nakakapunta doon dahil hindi natin kayo magbayad. Kaya doon lang tayo nagsuswimming sa tabi ng panangisdaan. Banjo, sumama ka na rin. Pati ko kayo na eh. Eh, madami akong gawain din sa lumihan. Sige, at ako'y mauna na muna. Princess, sumama ka na rin, ha? Para naman, may mga taga-buhat kami ng gano'n. Daisy, maraming salamat sa imbitasyon mo, ha? Pero talagang sobrang daming ginagawa sa lumihan, eh. Pasensya na, ha? Ma, tutulungan na lang po namin sila Papa at Tita Princess, ma. Oh, baka naman kasi ayaw mo lang iwan si Pancho. Sabagay. Sa itsura mong yan. Alam mo, ang swerte mo na meron pang pumatol sa'yo. Ano bang problema mo sa akin, ha? Ang problema ko, yung etay mo! Mama na! Ano? Sobra ka na eh! Walang nagtitimpi mo ka sa'yo! Tita! Ma, sa tingin nyo ga sa pinapakita ninyo, gagaan yung loob namin ni Trip sa'yo? Kalaki ng pinagbago ng ugali nyo. Yumaman nga kayo, sumama naman yung ugali nyo. Did you okay? Any song? Ma'am? Love you only. Ay, sir! Magandang sir, araw po. Hindi po. Ako po si Dennis from Rural Bank. So, magbibigay lang po ako ng notice galing sa aming bangko. Ay, nahanap ko si Mr. Van Joseph. Ako po. Ay, Banjo na lang ho. Ano gang atin? Sir Banjo, magbibigay lang po ako ng notice from the bank. Abiso po yan na kapag hindi nyo po nabayaran ang inutang nyo sa aming bangko, mapipilitan po kaming kunin po ang lupa na tinitirikan ng inyong lumihan. Ha? Anak, hindi kaya yan yung ginamit mo papuntang Amerika? Ba't ba ako pinapunta rito? Alam ko na malaki ang utang ng lumihan sa bangko at hindi nyo na kayang bayaran. Ah, himba. Gagawa namin ng paraan ni Joe. Oh, come on, Princess. Look at you. Sa tingin mo ba talaga, kaya mong gawa ng paraan? Hindi mo pa rin sinasagot yung tanong ko. Bakit mo ba talaga ako pinapunta rito, ha? Babayaran ko ang lahat ng utang mo sa bangko. Babayaran mo? Tanong ka pala. Hindi babalik ang loob ng mga anak ko sa akin hanggang nandyan ka. Ang gusto ko, mawala ka sa buhay nila.
naipagtanong ko na nga sa lahat ng mga kainuman ko eh. Eh talagang wala raw nakita. Saan naman kaya napunta yun? Tinignan ko yung mga gamit niya raw eh. Wala na rin eh. Hindi po kaya nasaktan siya sa panlalait ni Mama? Kaya po siya umalis? Eh, hindi... Ang araw po. Sir, wala pa ako kung pambayad eh. Huwag ko kayong mag-alala. May nag-settle na po ng utang niyo sa bangko. Hindi ko maatim na mawala ng kabuhayan ang mga anak ko. Sana man lang kahit sa ganitong paraan, mapakita ko sa kanila na Amber, Treb, makabawi ako sa inyo. Thank you. Treb, anak, halika na. Kumain na tayo. Okay naman, oh. Ano bang problema? Bakit ba ayaw niyong kumain? Miss ko lang ako kasi, Tia Princess. Nag-aalala na ako sa anya. Princess na naman! Ano bang meron yung tsaka na yon, ha? Hindi nyo naman kadugo yun! Ako! Ako ang nanay nyo! Abay ma, siyempre! Napalapit na si Treb kay Tita Princess. Siya ang pumalit sa responsibilidad mo nung pinagpalit mo kami sa kano! Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo? Ginawa ko yung para sa ating lahat! Pasensya ka na ma, ha? Pero hindi yun gayon kadali. Pinagpalit mo kami sa pera noon, at ngayon binibili mo kami ng pera, hindi lang tungkol sa pera! Eh, hindi pa rin sumasagot sa mga tawag ko si Princess, Nay. Eh, sobrang apektado na yung mga bata, eh, lalong-lalo na si Treb. Eh, ano naman kasing si Daisy? Eh, masakit din magsalita. Kaya. Pero huwag kang mag-alala. Makikita din natin yan, si Princess. Meron akong plano. Tandaan mo yung mga kaaway kong chismosang kapitbahay. Pupuntahan ko yan. Kakausapin ko, laban man sa loob ko, talaga namang aki galit na galit sa mga chismosang iyan. Pero kakapalan ko na yung mukha ko. Gusto ko silang kausapin. Hingi lang ako ng dispensa. Makikipagkasundo ako, makikipagpati ako. Basta lang matulungan nila tayo na makita si Princess. Liga. Aisha? Alam ko kung nasaan si Princess. Tutulungan ko kayo. Alam ko na nasira ko yung pamilya natin noon. Dahil puro sarili ko lang iniisip ko. Pero ngayon, gusto ko nang gawin yung tama. Gusto ko maging maayos yung pamilya mo. Kahit na hindi na ako kasama doon.
Princess, may naghahanap sa'yo sa labas. Po? Naghahanap sa'yo. Anong ginagawa niyo rito? Princess, sa pamilya San Juan, walang lumi. Walang lumi ni Mate. Walang lumi? Walang lumilisan. Salamat. Natanggap ko na ang desisyon ng mga bata. Madalaw-dalawin ko na lang sila. Ay, wala namang problema doon. Sana mapatawad ninyo. Bigyan mo lang sila ng tamang panahon. Sana mapatawad mo rin ako. Daisy, hindi pa naman huli ang lahat. Marami pa tayong pagkakataon para ayusin ang lahat. Tsaka huwag mo kalimutan na ikaw pa rin ang nanay ng mga anak ko. Aalis ng mama niyo, ipapaalam. Sige na. Magandang hapon. Ako po, si Marian Rivera. It's impossible for her to get pregnant. Hindi ako pwede magkaanak. Init talaga sa Pilipinas. Eh, syempre, wala na tayo sa Canada. Xvi, daming salamat talaga kasi pumayag ka. Ano ka ba, ate? Madali lang naman yun. O, may problema sa matres mo. O kaya matres ko ang gagamitin para ilagay yung baby nyo ni Kuya Ruel.